dala siguro ng matinding kalungkutan. Kaya ganun na lamang ang matinding guni-guni ni Pedro at ang mga kababaihan. Malungkot din naman tayo, pero di naman tayo umabot sa punto makakakita ng anghel. At lalong magkaroon ng lakas na loob na sabihin, huling nabuhay ang guro. Mainam na nga na magpakalew-lew at magpatuloy kung saan man tayo dadalhin ng pagkadismayang ito. Leopas, malayo pa ang ating lalakbayin. Mabigat man ang ating dinadala, eh kailangan natin iyakbang ang ating mga paa. Ano pinag-uusapan ninyo at tila nagdudulot sa inyo ng matinding kalungkutan? Tila hindi ka taga rito. At ikaw lang ang tanging hindi nakakaalam ng mga bagay dito sa Jerusalem. Anong mga bagay? Kanina lamang ay sinabi ng ilan sa mga kasama naming kababaihan na si Jesus ay muling nabuhay. Nakita raw nila ang isang anghel na sila'y nagtungo sa libingan. Sinabi nilang buhay si Jesus. Nagtungo doon ang ilan naming mga kasamahan at patagpuan nila ang libingan ayon sa pagkakaturo ng mga babae. Subalit, hindi nila nakita ang Panginoon. Mahirap tanggapin ang pagkamatay ng aming Panginoon. Subalit mahirap paniwalaang siya'y muling nabuhay. Marahil ay hindi pa rin nila natatanggap na tapos na ang lahat. Kay labo ng inyong pag-iisip at kay hina ng inyong loob upang hindi paniwalaan ang mga ipinahayag ng mga propeta, gaanong pananampalataya ang mayroon kayo, hindi ba't kinakailangan magbata ng hirap ang Kristo upang maapasok sa ganap na kaluwalhatian. Simulan natin sa simula. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng salita. Sa kanyang wangis, nilikha niya ang tao. Ipinahahayag ng Diyos ang kanyang sarili sa pamamagitan ng salita at gawa. Subalit, nagkasala ang tao. Nasira ang ugnayan ng Diyos at tao. At ang tao ay naging alipin ng pagkakasala. Nakipagtipan ng Diyos sa mga tao upang maipahayag niya ang kanyang sarili. Ang kanyang plano ng pagliligtas. Ang paghahari ng Diyos. Trono ni David, magiging malawak ang kanyang kapangyarihan at walang hanggang kapayapaan. Isang palatandaan ang ibigay. Maglilihi ang isang dalaga at magsisilang ng isang sampung lalaki at tatawagin sa pangalang Emmanuel. Liwanag matatanglaw sa mga Hentil at magbibigay dangal sa bansang Israel. Ang nakatalaga sa ikapapahamak o ikaliligtas ng marami, ang tanda mula sa Diyos na tutuligsain ng marami, at dahil rito,
ikaw ay magdaranas ng matinding kapighatian na parang isang patalim na itinarap sa iyong puso. Malakas nga ang diwa. Ngunit, ang katawan ay nanghinga. Saan ka pa kukuha ng lakas kung ang katawan mo na ang humihini nito? Bakit magtitiis? Bakit magtitimpi? Kung kaya namang ibsan ang kagutuman ng katawan. Kung nanaisin mo, magiging tinapay ang mga batong ito. Pamatid kutong sa mga kumakalam na sigmura. Nasusulat. Hindi lamang sa tinapay nagbubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Ikaw nga ang pinakamamahal na anak ng Diyos. Magpatihulog ka at ipakita ang pagtitiwala sa amin na tiyak na sasaklolo sa iyo. Tumalun ka, ipakita mo ngayon na ikaw nga ang anak ng Diyos. Nasusulat din naman. Huwag mong subukin ang Panginoon mo, Diyos! Pagmasdan ang lahat ng kaharian ng daigdig at ang karangyaan ng mga ito. Ang lahat ng yan ay mapapa sa iyo kung magpapatrapa ka at sasamba sa akin. Lumayas ka, Satanas! Sapagkat nasusulat, ang Panginoon mong Diyos ang dapat mong sabahin at siya lang ang dapat mong paglingkuran! Ikaw si Simon, na anak ni Juan. Ang ipangangalan sa iyo ay Pedro. Sumunod kayo sa akin at gagawin ko iyong mangingisda ng mga tao. Susunod po ako sa inyo, kahit saan. May lungga ang asong gubat at may pugad ang ibon.
Ngunit ang anak ng tao'y wala man lamang matulugan o mapagpahingan. Tinawag mo ako, maging katulad mo. Tahakin ang landas na sa'yo'y nagpahago. Panginoon! Maari po bang umuwi muna ako upang ilibing ang aking ama? Sumunod ka sa akin at ipaubaya mo na sa mga patay ang paglilibing sa kanilang mga patay. Tanggapin ninyo ang inyong kapatid. Mateo, sumunod ka at maglingkod sa akin. Magpunta kung nasaan ka, makikita ka. Opo, Panginoon. Dahil na sa aking tahanan at ipaghahanda ko po kayo ng isang piging. At kanta, marinig ka. Tanggapin ninyo ang inyong kapatid. Is ikaw ang awit mo at harana. Wala bang mabuti sa Nazaret? Masdan ninyo ang isang tunay na Israelita. Siya'y hindi mandaraya. Paano ninyo ako nakilala? Bago ka patawagin ni Felipe, nakita na kita nang ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos. Guru, kayo po ang anak ng Diyos. Kayo po ang hari ng Israel. Nanampalataya ka ba dahil sa sinabi ko sa iyo? Nakita kita sa ilalim ng puno ng igos. Makakakita ka ng mga bagay na masigit pa rito. Tanggapin ninyo ang inyong kapatid. Guro, nais ko pong maging alagad ninyo. Ano ang pangalan mo? Judas po. Judas Iscariote. Kung patuloy kayong susunod sa aking aral, tunay ngang kayo'y alagad ko. Makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Panauhin. Magsihanda na kayo para sa muling pagsisilbi ng alak. Subalit, nailabas na po ang lahat ng imbak na alak. Hindi to maaari. Mapapahiya ang bagong kasal sa mga bisita. Ipagpaumanhin ninyo. Subalit, narinig ko ang inyong pag-uusap. Huwag kayong mag-alala at susubukan kong kausapin ang aking anak na si Jesus. Magtiwala kayo. Anak, wala na silang alak. Ina, anong kinalaman ko sa pagkawala ng alak? Hindi pa ito ang aking tamang oras. Gawin ninyo ang anumang sabihin niya sa inyo. Punuin ninyo ng tubig ang mga bangang nakalaan para sa paghuhugas. Ayon sa ritual ng mga Hudyo.
Kaibigan, napakasarap ng alak na ito. Karaniwan sa mga handaan ay unang inilalabas ang masasarap na alak. At sa huli naman ang babang uri kapag ang lahat ay marami nang nainom. Pero bakit sa huli mo inilabas ang pinakamasarap na alak? Maging mahabagin kayo tulad ng inyong ama. Huwag kayong humatol at hindi kayo hahatulan. Huwag kayong magparusa at hindi kayo parurusahan ng Diyos. Patawarin ninyo ang inyong kapwa at kayo'y patatawarin din ng Diyos. Ang sino man sa inyo ang walang kasalanan, ang siyang unang magpukol ng bato. Sapagkat katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, kung meron kayong pananampalataya na kasinglaki ng butil ng mustasa, ay masasabi ninyo sa bundok na ito, lumipat ka mula rito hanggang doon, at ito'y lilipat, at sa inyo'y hindi may pangyayari. Mahawakan ko lang ang dulo ng kanyang damit, ay gagaling na ako. Inagaling ka ng iyong pananampalataya. Ang Espiritu ng Panginoon ay suma sa akin sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga mahihirap ang magandang balita. Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya, at sa mga bulag na sila'y makakakita. Dahil ikaw, ikaw lamang ang aking kalawakan, ikaw lamang ang buhay bumibintik sa bawat sandali. Mayroon doong isang lalaking dukha na ang pangalan ay Lazaro. Siya ay puno ng galis. Inilagay siya sa tarangkahan ng mayaman. Mahigpit niyang hinangad na mabusog mula sa mga mumong nahulog, mula sa pagkainan ng mayamang lalaki. Luminis ka. Ikaw lang magpakailanman, at sana'y iyong madama aking wagas na pasa. Isinugo ako upang palayain ang mga inaapi at upang ipahayag ang panahon ng pagliligtas ng Panginoon. Kung papaano nakikilala ako ng Ama, ay gayon din naman, nakikilala ko ang Ama. Iniaalay ko ang aking buhay para sa mga tupa. Mayroon akong ibang mga tupa na wala sa kawang ito. Sila rin ay dapat kong dalhin. At diringgin nila ang aking tinig. Guro, mayroon po ditong bata na may dalang limang tinapay at dalawang isda. Ngunit papaano na lamang ito sa napakaraming tao? Dalhin mo siya sa akin. Ang tangi kong pag-ibig ay ligay.
sayang kay tamis. Kaya't sana'y yung mapatid itong aking paglalambing. Dahil ikaw, ikaw lamang ang aking kalawakan. Ikaw lamang ang buhay pumipintig sa bawat sandali. Guro, ano ang pinakamahalagang utos? Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. At ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sa dalawang utos na ito, nakasalalay ang buong kautusan ni Moises at ang buong katuruan ng mga propeta. Sino ang pinakadakila sa kaharian ng langit? Hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Sapagkat ang mga katulad nila ang mapapabilang sa paghahari ng Diyos. Anihin ay sagana, ngunit kakaunti ang mga manggagawa. Humayo kayo sa inyong kanya-kanyang pamamaraan. Sinusubo ko kayo na parang mga kordero sa gitna ng mga lobo. Ngayon ko lang nakitang ganito kaligali ang pagdating ng mga tao dito sa Jerusalem. Marami ang nakikisabay sa pagdating ng taong yan. At sino naman ang taong yan? Si Jesus ng Nazaret, kamahalan. Dumarami ang kanyang mga tagasunod dahil namamanga sa kanyang pagpapakita ng mga himala. Nangangaral din siya at nagpapagaling ng mga may sakit. Sinasabi sa kasulatan, ang aking tahanan ay gagawing bahay talanginan. Ngunit ginawa ninyo'y tutugan ng mga magdanakaw! Papakita mo upang patunayang may karapatan kang gawin ang mga ito. Gibain ninyo ang templong ito at sa loob ng 3 araw ay muli ko itong itatayo. Naibang ka na ba? 46 na taon na itinayo ang templong ito at itatayo mo lamang sa loob ng 3 araw? Sa aba ninyo, mga bulag na taga-akay, kayo ang mga hangal. Hinahadlangan ninyo ang mga tao upang hindi sila mapagharian ng Diyos. Sa aba ninyo, mga bulag na taga-akay, kayo ang mga hangal! Ang katulad ninyo'y mga libingang pinaputi, magaganda sa labas, ngunit sa loob ay puno ng kabulukan. Sa paningin ng tao ay mabubuti kayo, ngunit ang totoo, punong-puno kayo ng pagpapaiba bawat kasamaan!
upang matigil ang ibang bumabalot sa bayang ito. Manugang, maaari bang ipaliwanag mo sa akin matinding pangangailangan upang magtipon sa ganitong oras ng gabi? Isang nakababahalang kaganapan na hindi maaaring pagpabukas pa. Ang kaganapang si Jesus ng Nazaret, kamahalan. Jesus ng Nazaret? Shalom, Alashem! Ganoon na lamang ba kalaking suliran rin ng taong ito at kailangan pa ninyong gambalain ang pamamahinga natin lahat? Ano bang ginawa niya? Gumagawa ng kababalagaan ang taong ito. Kung siya'y pababayaan natin, mananampalataya sa kanyang lahat. Paririto ang mga Romano at wawasakin ng templo at ang ating bansa. Kung gayon, ipinag-utos kong dakpin si Jesus ng Nazaret, 10 ng kanyang mga alagad. Patawad, kamahalan! Tinangka na naming ipahuli si Jesus, subalit siya'y lubang mailap. Ang mga tagasunod na rin niya mismo ang umahadlang sa mga pagkakataong masusukol na namin siya. Maging ang ilan sa ating mga kawal ay nahumaling na rin sa kanyang mga aral, kung kaya't hindi nila ito dinakit. Mahal na eskriba, mukhang nasusubok na ang iyong kakayahang pakilusid ang ating mga tauhan. Kaya mo pa ba o kailangan natin magtalaga ng papalit? Subalit! Hindi mo ba nakikita na may kakayahan ng taong iyan upang paikutin sa kanyang kamay ang taong bayan? Hihintayin pa ba natin na ipita niya laban sa atin ng mga mananampalataya? Hayagan ang kanyang pagpatikos sa ating mga alagad ng Diyos, kamahalan. Pinagbabantayan niya ang mga tao laban sa atin. Tayo raw ay mga mapagpaimbab bawat mga ulupong! Sinabi rin niyang gigibain niya ang templo at magtatayo ng bago para sa kanya. Siya raw ang pagkaing nagbibigay buhay, ang bukal ng tubig na papawi sa lahat ng pagkauwaw. Magtatayo siya ng kaharian para sa mga makasalan may sakit. Ang lahat ng iyan ay kaya niyang gawin, sapagkat ayon sa kanya, siya ang anak ng Diyos. Kalokohan! Sambula ang propeta, Mrs. Dayan! Sabihin ninyo sa lungsod ng Sion, masdan mo, dumarating ang inyong hari. Siya'y mapagpakumbaba, nakasakay sa isang asno, sa isang bisiro. Bisiro ng isang asno. Nasaksihan niyo ba yung mga kaganapan noong si Jesus ay pumarito sa Jerusalem upang magdiwang ng pista ng Paskwa, kung paano siyang salubungin at tanggapin ng napakaraming tao, kung paano marami ang naglatag ng kanilang balabal sa kanyang daraanan, nagwawagayway ng palaspas bilang pagpupugay sa kanilang hari. Mabuhay ang anak ni David! Pagpalain ng dumarating sa ngalan ng Panginoon! Purihin ng Diyos! Purihin si Jesus! Kamatayan! Dapat mamatay ang kamatayan! Mawalang galang na po, mga kapwa ko, lingkod ng Panginoon. Hindi po ba't labag sa kautusan na tayo ang magbigay ng hatol sa isang tao na di man lamang natin dinidinig o inaalam ang kanyang ginawa? Kamahalan, hindi po ba? Kayo pa'y taga-Galilea rin! Magsaliksik kayo at makikita mo na walang propetang magmumula sa Galilea! Hindi na mahalaga yan. May mga taong handang magpatotoo laban kay Jesus ng Nazaret. Kung gayon,
ipinag-uutos kong dakpin si Jesus ng Nazaret upang humarap sa isang paglilitis. Sa salang pagpapanggap na hari at pagsisimula ng paghihimagsik, isinasakdal din siya sa salang pagpapanggap na anak ng Diyos at paglabag sa ating mga kutusan. Tapos na ang pagpupulong na ito. Magaling, kamahalang kaypas. Ang kailangan na lamang nating gawin ay pagplanuhang mabuti ang pagdakip sa Jesus na yan. Hindi natin siya maaaring dakpin sa harap ng kanyang mga tagasunod. Tiyak na ipagtatanggol siya ng mga ito. Magiging matagumpay lamang ang ating paghuli sa kanya kung ito ay gugubli natin sa kadiliman ng gabi. Ayos mga pag-uusap sa inyo. Isa daw po siyang alagad ni Jesus. Ang pangalan ko po ay Judas Iscariote. Ano po bang maibibigay ninyo sa akin kung ipagkakalulo ko sa inyo si Jesus ng Nazaret? Tignan mo nga naman. Kahit kailan sa kasaysayan ng tao ay hindi masisiguro ang tiwala ng isang samahan, mayroon pa rin lilitaw na ahas at tutuklaw sa tamang pagkakataon. Nariyan na ang kasagutan sa iyong mga katanungan, kamahalang kay Fas. Ang pagkakataon na mismo ang gumagawa ng paraan upang mawasak ang pinaghahari-harian ng Jesus niya. Hindi ko po pahuhugasan sa inyo ang aking mga paa. Kung hindi kita huhugasan, wala kang kaugnayan sa akin. Kung gayon, hugasan na rin po ninyo ang aking mga kamay at pati na rin ang aking ulo. Ang nakapaligo na ay hindi na kailangan hugasan pa maliban sa kanyang mga paa, sapagkat malinis na ang buo niyang katawan at kayo'y malinis na. Subalit, hindi ang lahat.
malaon ko ng inaasam-asam na makasalo kayo sa hapunang Pampaskwa bago ako magbata. Sinasabi ko sa inyo, hindi na ako muling kakain nito hanggang sa ito'y maganap sa kaharian ng Diyos. Ito ang aking katawan. Uminom kayong lahat ito sapagkat ito ang dugo ng tipan, ang aking dugo ng mabubuhos dahil sa marami sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Sinasabi ko sa inyo, isa sa inyo ang magkakanulo sa akin. 1. Itanong mo nga sino kanyang tinutukoy. Guro, sino po ba ang inyong tinutukoy? Ang kasabay kong sumausaw sa mangkok ay siyang magkakanulo sa akin. Papanaw ang anak ng tao ayon sa nasusulat. Ngunit sa aba na magkakanulo sa kanya, mabuti pang hindi na isinilang ang taong iyon. Guro? Ako po ba? Ikaw na ang nagsasabi. Gawin mo na ang gagawin mo. Huwag kayong mabalisa. Manalig kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Paroroon ako upang ipaghanda kayo ng matitirhan. Paririto akong muli at isasama ko kayo sa kinaroroonan ko. Panginoon, di po namin alam kung saan kayo paroroon. Tomas, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Saan po kayo pupunta, Panginoon? Simon, Simon, makinig ka. Hiniling ni Satanas at ipinahintulot naman sa kanya na kayong lahat ay subukin. Subalit, idinalangin ko na huwag lubusang mawala ang iyong pananampalataya. At kapag nagbalik-loob ka na, patatagin mo ang iyong kapatid. Panginoon, handa po ako mabilanggo at mamatay na kasama ninyo. Pedro, bago tumilaok ang manok sa araw na ito, ay maikatlo mo akong itatatwa. Isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo. Mag-ibigan kayo. Kung papaanong iniibig ko kayo, gayon din naman, mag-ibigan kayo. At kung kayo'y mag-iibigan, makikilala ng lahat na kayo'y alagad ko. Dito muna kayo't mananalangin ako sa dako roon.
Ama? Kung maaari po. Ilayunin niyo sa akin ang sarong ng paghihirap. Ngunit huwag ang kalooban ko kundi ang kalooban ninyo ang mangyari. Maaaring maialis ang sarong na ito ng paghihirap. Mali bang inumin ko? Mangyari nawa ang iyong kalooban. Kung hindi po maaaring maialis, saro na ito ng paghihirap. Mali bang inumin ko? Natutulog pa ba kayo at nagpapahinga? Dumating na ang oras na ang anak ng tao ay ipagkakanulo sa mga makasalanan. Magandang gabi po, Guro. Pedro, itabi mo ang yung tabak. Hindi mo ba alam na kung hihingi ako ng tulong sa aking ama, ay padadalhan agad niya ako ng higit sa 12 batalyon ng mga anghel. Ngunit nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang lahat ng mga kasulatan. Takbi ng tao yan! Kaya't ni Jesus ang mga tao na huwag sundin ang mga kautosang ipinagkaloob ng Diyos kay Moises. Ilang ulit rin siyang nagpagaling at gumawa ng kababalaghan sa araw ng pamamahinga. Sinabi niya ang gigibay niya ang templo at muling itatayo ito sa loob lamang ng 3 araw. Ipinapangaral niya na siya at ang Diyos ay iisa. Ipinapaniwala niya na siya ang anak ng Diyos! Sandali lamang po, mga kamahalan. Hindi po narapat na tayo ang natasang humatol sa taong yan ang magpatotoo ng kanyang mga kasalanan. Sumasang-ayon ako kay Nicodemus, mga kamahalan. Kailangan natin ng mga lehitimong saksi upang makarating sa patas na paghahatol. May puntos si Nicodemus at si kamahalan. Hindi maaaring hindi maparusahan si Jesus. Bakit hindi kaya ang kamahalan nang siyang magsiyasat sa taong yan? Natitiyak kung kayang-kaya mong idiin ng taong yan. Di hamak na mas mahusay kayo sa pangangatwiran kaysa kay Nicodemus o kay Jose ng Arimatea. Thank you.
anong masasabi mo sa mga paratang nila sa'yo? Bakit hindi ka magsalita? Ano bang aral lang itinuturo mo? Hayagan ako nagsasalita sa mga madla. Lagi akong nagtuturo sa mga sinagoga at sa templo ng mga Hudyo. Wala akong sinabing palihim. Bakit ako ang tinatanong ninyo? Bakit hindi ninyo tanungin ang mga nakarinig? Bakit mo sinasagot ang ganyan na pinakapunong sa sordote? Kung may sinabi akong masama, patunayan mo. Ngunit kung tama ang sinabi ko, bakit mo ako sinampal? Sabihin mo sa amin lahat ngayon kung wala kang ang inililihim. Ikaw ba ang Mesiyas? Ikaw ba ang anak ng kataas-taasan? Ako nga. At makikita ninyo ang anak ng tao na nakaupo sa kanan ng mga pangyarihan sa lahat. At makikita ninyo, siya'y dumarating, nasa alapaap ng langit. Kalapastangan! Kalapastanganan! Hindi na natin kailangan ng mga saksi. Kayo na mismo ang nakarinig ng kanyang kalapastanganan sa Diyos. Ano ang mga patol? Kamatayan para kay Jesus at Nazaret! Dalhin siya kay Pilato! Kasamahan ka rin ni Jesus ng taga-Nazaret, hindi ba? Wala ko nalalaman sa sinasabi ninyo. Ang lalaking ito ay kasamahan ni Jesus ng taga-Nazaret. Nakita ko siya sa halamanan. Hindi ko nakikilala ang taong yan. Talagang isa ka nga sa kanila. Sa punto mo pa lang, halatang taga-Galilea ka rin. Sinusumpa ko. Hindi ko talaga nakikilala ang taong yan. Panginoon, handa po ako mabilanggo at mamatay na kasama ninyo. Pedro, bago tumilaok ang manok sa araw na ito, ay maikatlo mo akong itatatwa. Idinalangin ko na huwag lubusang mawala ang iyong pananampalataya. At kapag nagbalik-loob ka na, patatagin mo ang iyong kapatid. Simon, Simon, makinig ka. Hiniling ni Satanas at ipinahintulot naman sa kanya na kayong lahat ay subukin. Subalit, idinalangin ko na huwag lubusang mawala ang iyong pananampalataya. Thank you.
ninyo laban sa taong ito. Kung siya'y nakagawa ng kasalanan sa inyo, kayo nang bahala sa kanya. Hatulan nyo ayon sa inyong batas. Batid ng aming gobernador na wala kaming karapatang humatol ng kamatayan kaniwan. At bakit naman nanaisin ng inyong mga kamahalan na hatulan ng kamatayan ng tao, gayon ito hindi naayon sa inyong kautosan? Tila may mali sa inyong pangangatwiran, mga mahal kong kamahalan. Mahal na gobernador, napatunayan po namin na inililigaw ng taong iyan ang aming mga kababayan at pinagbabawalan niyang huwag magbayad ng buwis sa emperador. Pinapaniwala niya pa kami na siya raw ang Kristo, isang hari. Mga kamahalan, paano ko namang hahatulan ng isang hari? Ako'y hamak na gobernador lamang. Wala akong nakikita ang kasalanan ng taong ito. Ang taong ito ay kumakalaban sa emperador. Kung kaya't kinakailangan siyang hatulan ng kamatayan, sa kanyang pagtuturo ay inuutso kanyang maghimagsik ang mga taga-Hudea. Nagsimula siya sa Galilea at ngayon narito na. Tama bang narinig ko? Ang Isus na yan ay taga-Galilea? Kung ganun, dalhin nyo siya kay Herodes. Siya ang misawap ng Galilea. At tamang-tama, narito siya sa Jerusalem. Oo na, isa akong duwag. Hindi ako dapat tawagin Pedro. Huwag lang ako pagbagsakan ng galit. Hindi lang naman ako ang taksil dito, di ba? Hindi ako dapat tawagin kanyang kaibigan. Ay, nawa ako sa'yo pabalik. Basta kahit dalhin ako sa'yo ng pagkakataon, Panginoon. Nung nanaisin mo, mapapahupa mo ang bagyo. Mag-aalay ng handog sa templo. Maglilingkod daw ng walang kapalit. Pero ang totoo, naguna ang mga pwesto sa kanan, mano sa kaliwa.
Hindi ba? Gawain mo pagpaiba po yan! Puri-puriho tayo, susunugin sa templo! Hindi ako karapat na patawagin kanyang kaibigan. Panginoong Jesus, ganito ba kadili? Kung ako sa'yo ay bibitiyo, ito na nga ang aking wakas. Anong magandang kaganapan? Ang mayroon at talagang sinadya pa ako dito ng mga punong saserdote. Pinadala kami ni Pilato, Pilato upang... Ano kayo nagbibiro? Matagal na kaming may alita ng gobernador. Marahil ito ang tanda ng pagpapakita ng kanyang pakikipagkasundo. Kung ganon, dapat tayong magdiwang! Uminom tayo! May dala kaming biyag na kailang hatulan ng kamatayan. Si Jesus ng Nazareth! Si Jesus? Nasa si Jesus? Napakarami kong nababalita ang ginagawang kababalaghan ng Jesus na yan. Si Jesus, sinapatunayan namin nagkasala. Wala akong pakialam sa kasalanan ng Jesus na yan. Eto ba? Eto ba yung Jesus na sikat sa buong Judea? Hindi ganitong Jesus ang aking inaasahan. Siya ay maringal at kagilagilalas. Siya ay nagpapanggap na hari. Hari? Hari? Ang taong ito, hari? 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 Bibigyan kita ng pagkakataong patunayan ang iyong sarili, Jesus ng Nazareth. Kawal! Kawal! Yamo ko ng tubig! Jesus! Inuutusan kitang... Inuutusan kitang gawin mong alak ang tubig na ito. Yan na yun, Jesus. Isang tingin mo lamang ay maging masarap na alak na ang tubig na to. Kung gayoy, matitikman na natin ang pinakamasarap na alak sa buong mundo. Sakang huwag, Jesus. Sinasayang mo lamang ang aking oras. Kayo na mismo ang nakasaksing isa siyang huwag na nilalang. Kaya't nararapat lamang siyang maparusahan ng kamatayan. Wala! Wala akong panahon sa ganitong mga bagay. Ibalik nyo na ang Jesus na yan kay Pilato. Pahatid nyo na rin sa gobernador ang aking taimtim na pasasalamat para sa kanyang pagkilala sa aking nasasakupan.
Kamusta na ang pakiramdam mo? Hindi mo ba natanggap ang binigay kong mensahe? Pinalaan na kita. Huwag mo nang pakialaman ng matuwid na taong iyan. Alam ko. Higit pa riyan na nasabi mo. Nalubakan na hirapan dahil sa panaginip mo sa taong iyon. Sa matagal natin pamamalagi, dito sa Jerusalem, hindi mo ko pinakialaman kahit minsan. Walang galang na po. Narito po ulit ang mga audio. Susubukan ko. Huwag mong subukan. Gawin mo. Kayo na naman! Ano't kayo tagbalik? Sa mga kamay mo ay pinaubayan ni Haring Herodes ang kapalaran ng taong ito. Ikaw ba ang hari ng mga Udyo? Galing ba sa iyo ang tanong na iyan? O may ibang nagsabi sa iyo tungkol sa akin? Tingin mo ba Udyo ako? Ang mga kababayan mo nagdala sa'yo rito. Ano bang ginawa mo? Ang kaharian ko'y hindi sa sanlibutang ito. Kung sa sanlibutang ito ang aking kaharian, ipinaglaban na sana ako ng aking mga tauhan upang hindi maipagkanulo sa mga Udyo. Ngunit, hindi mula sa sanlibutang ito ang aking kaharian. Kung gayon, isa kang hari? Ikaw na ang nagsasabing, ako'y isang hari. Ito ang dahilan kung bakit ako ipinanganak at naparito. Upang magpatotoo sa katotohanan, nakikinig sa aking tinig ang sino mang nasa katotohanan. Ano ba ang katotohanan? Wala akong makitang dahilan upang atulan si Jesus na Nazaret. Gayon din si Herodes. Kaya't papahagupitan ko na lamang siya at saka palalayain. Oh,
hari ay kalaban ng sasak. Wala akong pananagutan sa dugo ng taong ito. Ito'y pananagutan ninyo. Ngayon bahala. Kunin niyo siya at ipaos sa krus. Asam ng puso'y muling ibalik sa piling ng pusong naninindim. Sana'y muling kumapit ang palad mo, minsan ay nawala. Silayang muli ang liwanag, taglay ng pusong nananabik, na maaninag muli ang kinang ng iyong Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman kung kanilang ginagawa. Hindi ba't ikaw ang Kristo? Iligtas mo yung sarili. Patidari kami. Wala ka na bang takot sa Diyos? Ikaw ay pinaparusahan tulad niya. Tama lamang na tayo parusahan ng ganito.
dahil sa ating mga ginawa. Ngunit, ang taong ito'y walang ginawang masama. Jesus, alahanin mo ako kapag naghahari ka na. Sinasabi ko sa iyo, isasama kita ngayon sa paraiso. Babae, narito ang iyong anak. Anak, narito ang iyong ina. Iligtas mo ngayon ang iyong sarili! Kung ikaw nga ang anak ng Diyos, bumaba ka sa krus! Iligtas niya ang iba, ngunit ang sarili ay hindi mailigtas. Di ba ikaw ang hari ng Israel? Bumaba lang siya sa krus at maniniwala kami sa kanya. Nananalig siya sa Diyos. At sinasabi niyang siya ang anak ng Diyos. Iligtas siya ng Diyos kung talagang iniibig siya. Diyos ko! Diyos ko! Bakit mo ko pinabayaan? Sa ganitong pagkakataon, tahimik ang pinakamamahal mong ama. Karapat dapat ba silang pag-alaya ng iyong dugo? Ang mga minamahal mong tatalikod rin naman sa iyo pagdating ng araw? Dapat ba sila sa iyong pagmamahal, Jesus? Ako'y nauuhaw.
pagpapatawarin na natin ang iyong paghihirap. Tutal, hindi ka naman sinasagot ng iyong ama kanina mo pang tinatawag. Inumin mo ito, Jesus, nang matapos na ang kalokohan ito. Sandaling ito, muling nangungusap si Jesus upang ipaalala sa atin. Siya ang Emmanuel, ang Diyos na suma sa atin. Si Jesus ang Diyos na nagbibigay aliw sa mga nag-iisa at nalulumbay, nagkakaloob ng kagalingan sa ating mga hapis at karamdaman. Diyos na nagmamalasakit at kakampi ng mga dukhat sinasantabi ng lipunan. Niloob ng Diyos na magkatawang tao ang kanyang bugtong na anak na si Jesus upang maging kaisa ng mundong sugatan at makasalanan. Tandaan mo, alam na alam ni Jesus ang pakiramdam ng matinding hapis at pagdurusa sapagkat siya mismo ay nasadlak sa ganitong kalagayan. Inako niyang kasalanan ng mundo, niyakap ang sakit at hinarap ang kamatayan upang tayo palayain sa dilim ng kasalanan. Tungo sa bagong buhay, kasama siya. Ang Diyos ay kapiling natin. Pinangahawakan mo ba ang katotohanan ito? Sa sandaling ito, hingin mo ang biyaya na isang mas matatag na pananampalataya. Panginoong Jesus, salamat sa kaligtasang pinagkaloob mo sa isang tulad ko na hindi karapat-dapat. Kanino pa ako kakapit kung hindi sa pag-ibig at pag-asang nagmumula sa iyo? Liwanagan mo ang aking buhay. Akayin mo ako upang makalaya sa kadiliman ng kasalanan at kawalan ng pag-asa. Gamitin mo ang aking buhay upang maging daluyan ng iyong pag-ibig sa aking kapwa, lalong-lalo na sa mga nakakalimot sa iyo. Amen.
Pag-ibig ang siyang pumukaw sa ating puso at kaluluwa ang siyang nagdulot sa ating buhay ng gintong aral at pag-asa. Pag-ibig ang siyang buklod natin di mapapawi kailan pa man sa puso't diwa. Tayo'y isa lamang kahit na tayo'y magkawala. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Sikapin sa ating pagsuyo, ating ikalat sa buong mundo. Pag-ibig ni Jesus ang siyang sumakop sa bawat pusong wow sa pagsuyo. Ng pag-ibig magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Bakit ang Diyos natin, Diyos na magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayo. Damhin natin ang
Diyos nating mahal, ngunit sa pagsapit ng sigwa at pag-init sa ating buhay, nawala ng malay at nalamig sa pag-ibig. Sa'yo'y nagkahanap ang matalinhagang ilaw mo't pagmamahal. Pumapawi ng karimlan, liwanagan mo, Jesus, ang aming buhay. Ipakita mo kapayapaan at dangal, isinag mo at manibag ang alis na iyong mundo.
sumain niyong kapayapaan. At kami maliligtas, kapayapaan at tangan, isang natin. At maninibago ang maisan. Iyong mundo. Ginoo, tumuloy muna kayo rito sa amin at malapit ng dumilim. Thank you.
Thank you.